You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Marami nga ang natuwa dahil ikinasal na itong si Luis Manzano at Jessie Mendiola kung matatandaan nyo. Marami ang nang-bash sa dalawa at sinabi pa na tila puro salita lang naman itong si Luis at hindi nito tututuhanin na pakasalan itong si Jessie. Nag-open din ang dalawa na ito na dumaan ang kanilang relasyon sa problema, no, na tipong muntik na silang magkahiwalay. Pero ano pa man, syempre, nauwi sa kasalan at yun naman ang pinakamahalaga. Actually, nauna pa nga itong si Luis Manzano at Jessie Mendiola na magpakasal sa ex ni Luis na si Angel Luxin at Neil Arce na kung saan napipending din ang wedding because of this pandemic. But anyway, dahil walang pandemic nga, kaya Luis at kay Jessie ay itinuloy nila ang wedding, pero syempre sumusunod pa rin sila sa protocol. Naganap ang wedding sa The Farm of San Benito sa Lipa, Batangas. At narito ang naging pagbabahagi ni Ricky Lo sa kanyang sa PhilStar na kung saan ay bago pa nga ang bonggang kasal announcement na ito ay nag-leak na nga sa social media ang photos ni Luis at ni Jessie na kinukumpirma ng ilang netizen na kinasal na nga ang dalawa, pero nanatiling tahimik ang mga celebrities na sila Jessie, Luis at ang kanilang ina na si Vilma Santos kahit pa nga tinanong ito ng mga malalapit na kaibigan na reporters. Narito ang pagbabahagi ni Ricky Lo. Even Ate V was uncharacteristically quiet. Naging tahimik nga si Vilma Santos. Actually, mukhang sinabi din niya na kahit siya ay na-surprise doon sa kasalan ni Luis at ni Jessie at talagang inilihim ng dalawa until na ito ay maganap na talaga. Usually available for comment on whatever topic or issue thrown at her, she was mom on February 21. Kahit na nga po very open itong si Ate V na mag-comment at ibigay ang kanyang opinion sa mga nangyayari, pero naging tahimik po siya sa nangyari nga pong wedding noong February 21 na 2 months bago nga po ito i-announce ng mag-asawang Luis at Jessie. When asked in a text message if something important was happening that day at the farm at San Benito, Lipa City, Batangas, the buzz early that morning was that her son, Luis Manzano, was marrying his girlfriend Jessie Mendiola 2 months after they reenacted their engagement in style via a prenup shoot in Amatpulo in mid-December last year, chronicled in detail in an exclusive story in The Star. It was done in elaborate production just like how they do the finale scene in movies. Bungacious, as they would say in showbiz lingo. The February 21 affair was wrapped in a conspiracy of silence, as if the no less than 20 witnesses signed a non-disclosure contract, you know, violators, squealers would be escorted by cops out of the venue. Sorry, yan ang paunang sabi ni Vilma Santos, but I promise not to say anything, Vilma Ate V Santos said with vaguely apologetic tone. Correction, made to promise not to say anything in one very rare moment. She had no choice but to keep her mouth shut. Anyway, they are adults na, and beside, event nila yun eh. Was Luis manager Jun Torrejon Rufino part of the conspiracy? She replied to Fanfare's February 21 message, what Luis told me is that he and Jessie are taking a weekend vacation at the farm. Didn't she know that the sweethearts had in tow an event organizer, a videographer, a photographer, a stylist, well, the whole team mobilized for a big event. They arrived at the farm on February 21 pa. Yan ang sinabi ni June. The couple needed a much needed break, and so be it. The conspiracy worked until last Easter Sunday when Jessie broke the silence on her YouTube channel. Yes, she and Luis had a civil wedding officiated by Lipa City Mayor Eric Africa and observing the lockdown protocols. The number of guests was limited to 20, including Ate V, the grooms, and of course, Luis Manzano's dad, Edo Manzano, and stepdad, Senator Ralph Recto, and his brother. Jessie revealed that they were scheduled to have a full wedding in June and they decided to move it to December when times are hopefully back to normal. The month when she turned 29, but they decided to have the civil wedding anyway. Si Luis po ay magpo-40 na ngayong April 21. At the Amatpulo affair, the motif was blue at the farm. The bride wore an immaculate white gown by Patricia Santos,
who also designed the Amanpulo gown and the groom a pink suit by Paolo Lazaro. Jess's stylist was Rex Atienza and Luis was Jane Sarmiento. Sabi nila, siyempre I was teary-eyed, sabi ni Ate B. I just felt so happy seeing my son getting married. Sabi ko nga, totoo na ba ito? Of course, I knew about the civil wedding pero they are both adult at sila ang mga nagdesisyon at nagplanong lahat. What's important is that mayroon ng Mr. and Mrs. Manzano. Luis cried and so did Jessie but not too much to avoid ruining her makeup. During the exchange of vows, Luis sort of made the mood lighter by saying they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. Sabay bawi na, sorry, mali pala ako nang binasa. Marami ang naiyak at syempre ang mommy at daddy ni Luis, kitang-kita ang pagiging masaya ni Edu Manzano at Vilma Santos na nagpalitan pa ng flying kiss sa isa't isa at nag-toast pa sila ng kamay. So, very happy dahil mukhang magkakaupo na nga itong si Vilma Santos at itong si Edu. Yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the respectfully owners and thank you for watching Showbiz Snap. Article credit to Rikelo of Feelstar. Thank you for watching.